Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal at mahabaging Diyos, Ama na sa amin ay nagmamahal, ang mundong ito ay puno ng kasalanan sa katapusan ng panahon na iyong itinakda, Panginoong Diyos. Ngunit iniligtas mo po kami mula rito at ihiniwalay mo po kami sa sanlibutang ito. Iniingatan at pinapatnubayan mo po kami sa pamamagitan ng biyaya at ng salita mo, Panginoon, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang makapamuhay kami ng nararapat na buhay bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa aming natitirang buhay. Kaya nagpapasalamat po kami dahil sa lahat ng mga biyayang ito. Sa oras na ito, kami nanaligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon ng sama-sama sa iyong harapan, nagpupuri para sa iyong biyaya, nag-aaral ng iyong salita, at nakikibahagi sa banal na fellowship kasama ka po, Panginoon. Sa oras na ito, naniniwala po kami na kasama ka po namin. Kaya pakiusap, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at mas hawakan po kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay, Panginoong Diyos. Madalas po kaming hindi nabubuhay ng nararapat na buhay bilang mga anak ng Diyos dahil sa kami labis na mahihina pa at maraming mga kakulangan. Kaya pakiusap, gawin mo po kaming mga ganap at baguhin mo po kami araw-araw sa pamamagitan ng biyaya mo, Panginoon, at ng salita ng katotohanan upang makapamuhay kami sa aming natitirang buhay na walang ikinahihiya bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Ang mga churches dito sa Korea, maging ang maraming mga churches sa buong mundo. Ang mga brothers at sisters ay iniingatan ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon sa katapusan ng panahon. Kaya pakiusap, samahan mo po sila sa pamamagitan ng iyong biyaya, ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang wag mahumaling ang kanilang mga puso sa mga walang kabuluhang bagay sa mundong ito. Pakiusap din po, isakatuparan mo po ang iyong dakilang gawain na nagliligtas ng maraming mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa ebanghelyo ng Panginoon sa mga banal mong anak, Panginoong Diyos. Pakiusap, pagalingin niyo po ang mga may sakit. Hawakan po ang mga mahihina at ang mga natitisod sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan upang walang sino man ang mawala o mahiwalay. At sa Panginoon na nagbibigay ng mga kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo ng dapat naming lakaran, tulungan po kami na maunawaan kung anong uri ng pagkatao ang nararapat sa amin at kung ano ang dapat naming gawin sa iyong harapan sa pamamagitan ng salita mo. Sa oras na ito, umaasa po kami sa iyo, Panginoon, na nangunguna sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Gawa chapter 2. Gawa chapter 2, verse 40. Verse 40 hanggang verse 41. Gawa chapter 2, verse 40 hanggang 41. Sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at hinimok sila na sinasabi, "Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito." Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Hanggang dito na lamang po. Pinag-aaralan po natin ang tungkol sa buhay ng Kristiyanong born again tuwing Linggo ng umaga. Isinilang tayo sa sanlibutan at nakilala natin ang Diyos. Naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at naging mga anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkaligtas at nagkaroon tayo ng pag-asa na makapasok sa walang hanggang langit. Iyon ang plano ng Diyos at ang kanyang layunin. Iyon ang layunin ng ating kapanganakan at iyon ang dakilang pagpapala at kaligayahan na makamit natin o nakamit natin sa sanlibutang ito. Anong mangyayari kung hindi ako naligtas? Kung hindi ako naligtas, nakakatakot po ito kapag iniisip ko. Hindi ko po ito lubos maisip. Napakahalagang bagay sa ating mga naligtas. Kung paano po tayo nabubuhay sa natitira nating buhay bilang mga anak ng Diyos at mga Kristiyanong born again. Kaya nga,
Ang Biblia ay nagtuturo kung ano ang buhay Kristiyano ng isang taong ligtas at kung paano mabubuhay ng konkretong buhay bilang Kristiyano. Maraming mga ebidensya sa Biblia upang makilala at manampalataya sa Diyos ang mga hindi ligtas. At sinasabi rin ng Biblia kung paano magkakaroon ng kaligtasan at kung ano ang biyaya upang maligtas kayong tiyak. Sinasabi rin nito ang tungkol sa buhay Kristiyano ng tiyak. Paano tayo mabubuhay bilang mga anak ng Diyos at bilang mga born again Christians? Hindi tayo maaring buhay o mabuhay para sa pagnanasa ng laman at para sa mga nakikitang bagay ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkahumaling ng ating mga puso sa mga makasanlibutang mga bagay na akala mo'y mga taong tagasanlibutan tayo. Gaya ng mga taong walang pag-asa o di kaya gaya ng mga tao bago tayo maligtas. Ngayon, gaya ng sinasabi ng Biblia, kung paano tayo dapat mabuhay bilang mga Kristiyanong naligtas, dapat tayong mabuhay ng gayon dahil narito ito sa Biblia. Magtutungo tayo sa kaharian ng Diyos ayon sa Biblia kapag naniwala tayo. Naligtas at sumusunod tayo ayon din sa Biblia. Dapat po patuloy ito. Hindi tayo dapat nabubuhay gaya ng hayop kahit na isinilang tayo bilang isang tao. Kaya sabi po ng Biblia sa Awit 49:20, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. At sabi rin po sa 2 Pedro, subalit ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Maraming mga tao ang isinilang ng mga tao, pero nabubuhay na parang gaya ng mga hayop, at namamatay gaya ng mga hayop. Hindi tayo mga ordinaryong tao lamang, kundi mga Kristiyanong born again tayo at mga anak tayo ng Diyos at tayo ang mga taong may pag-asa sa langit. Kahit na ang katawan natin ay nasa mundo pa, hindi po tayo mga taga-sanlibutan at tayo ang mga taong ihiniwalay mula sa sanlibutan. Kaya nga last week pinag-aralan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa John 15 verse 19. Sabi niya, ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. Hindi tayo taga-sanlibutan kahit pa po nakatira pa tayo sa sanlibutan ito. Tayo ang mga pinili mula sa sanlibutan ng Panginoon para sa walang hanggang buhay at para sa kaharian ng Diyos. Sa Genesis chapter 11, noon po, wala ni isamang naghahanap sa Diyos noong itinayo ang tori ng Babel pagkatapos ng baha. Lahat ay laban sa Diyos sa pamamagitan ng paglayo sa Diyos at nabuhay sila upang gawin ang mundong ito na dakilang mundo na hiwalay sa Diyos. Pagkatapos, pinili ng Diyos ang isang tao mula sa kanila. Siya po si Abraham. Siya ang taong pinili ng Diyos. At ang mga ina po ni Abraham ang bayang pinili ng Diyos. Ngunit hindi sila nabuhay gaya po ng bayang pinili ng Diyos. Pinagtak sila nila at lumaban sila sa Diyos. Pinagtak sila nila si Kristo at ipinako nila sa krus kahit na sinugo ng Diyos ang Mesiyas na Kristo ayon sa kanyang ipinangako. Isa iyong malaking kabaliktaran. Kung titignan ang bayang pinili ng Diyos ay hindi lang po sumuway sa salita ng Diyos kundi lumaban din sila sa Diyos. Hindi iyon lubos maisip. Ngunit talagang nangyari at totoo iyon. Kaya nga, tinanggap nila ang kapuutan. Tinanggap nila ang kahatulan ng Diyos. Kaya sinimulan ng Diyos ang bagong kasaysayan sa pamamagitan ng mga taong naligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sila ang mga Kristiyanong born again at tayo po yun ang mga anak ng Diyos. Kaya nga ihiniwalay tayo mula sa sanlibutan ito simula ng maligtas tayo. At dapat na malaman natin ito ng malinaw.
Dapat tayong mabuhay gaya ng isang Kristiyano, hindi lang sa pamamagitan ng pagsasabi na mga Kristiyano tayo at mga anak ng Diyos tayo sa pamamagitan lamang ng salita. Hindi ibig sabihin ng Kristiyano ay mga taong nagpupunta lang ng simbahan. Sabi sa Roma chapter 8, subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Siya ang taong may espiritu ni Kristo, yan ang Kristiyano. Ibig sabihin nito na si Kristo ang nabubuhay sa kanya pagkatapos magkaroon ng kaligtasan. Kasi sabi, subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Ang mga Kristiyano ay dapat na mabuhay ng nararapat. Nararapat na buhay bilang Kristiyano dahil nasa kanila nga ang Panginoong Hesukristo. Sa Galatia 2:20, ako'y ipinangakong kasama ni Kristo. Ang dati kong pagkatao ay namatay na kasama ni Kristo na ipinako sa krus. At sa buhay ni Jesus na muling nabuhay mula sa kamatayan, isinilang po tayong muli. At hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Totoo po ito. Si Kristo ang nabubuhay sa mga taong na born again. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko para sa Kanya. Sinabi sa Job 19 verse 26, at pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, hindi ako ang laman na ito, kundi gaya ito ng balat o gaya po ng isang bahay. Nasaan ako? Nasa aking laman. Kaya, hindi po ako yung laman. Ito ay tinitirhan ko lamang. Nasa aking laman. Halimbawa po, ito ang aking mga kamay, ang aking mga paa at ang aking katawan, ito ang aking bahay. May nakakatuwang mga salita na nagpapaliwanag sa katawan na matatagpuan sa Ecclesiastes chapter 12. Sabi sa verse 3, kapag tumanda ang tao, sa araw na ang tagapag-ingat ng bahay ay manginig, ibig sabihin, nanginginig ang binti, at ang malalakas na lalaki ay mapayukod, ibig sabihin, ang baywang ay nangihina at yumuyuko, at ang mga manggigiling ay tumigil sapagkat sila'y kakaunti. Ibig sabihin, manggigiling ay mga ngipin. Ang mga ngipin ay nawawala. At ang mga dumudungaw sa mga bintana ay madidiliman. Ang mga bintana namang ito ay mga bintana. Ito yung mga mata. At ang pagnanais ay mabigo. Ang pagnanais sa mundong ito ay unti-unting naglalaho. At sabi sa verse 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. May nakakatuwang kwento po. Matanda na raw noon si President Lincoln at lumabas siya sa kanyang bahay kasama ng isang tauhan niya. Sinabi ng taong ito sa kanya, magandang umaga po, mahal na Pangulo. Sinabi ni Lincoln, hindi ko alam kung maganda o hindi. Sinusuportahan ko lang ang aking bahay sa pamamagitan ng isang haligi dahil sira na ang bahay ko. Tama po ito. Ang katawan ang bahay. Sino ang may-ari ng katawan? Ang espiritu ang may-ari na nananatili sa atin na mga Kristiyano. Ngunit iniisip ng mga tao na sila ang katawan. Kapag ang katawan ay tumanda, nagkasakit at namatay, iniisip nila na tapos na po ang lahat. Hindi po ganon. Sa 2 Korinto chapter 4:16, sabi, kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Bagaman ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago araw-araw. Ang panlabas sa pagkatao ay nabubulok unti-unti, at ang aming panloob na pagkatao ay binabago araw-araw. Sabi ni Isaiah sa 40 verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y papainan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sabi po ng kanta, nagtutungo tayo sa matataas na dako araw-araw. Ang ating panloob na pagkatao ay magtutungo sa walang hanggang langit. Kahit na ang ating katawan ay nasa lupa, ang ating mga kaluluwa ay unti-unting pumapailan lang pataas araw-araw para sa mataas na dako. Kaya nga, sinasabi sa verse 16, bagaman ang aming panlabas sa pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Kahit kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Ang taong naligtas hindi nag-aalala dahil magtutungo siya sa Panginoon kahit na may sakit o kahit mamatay siya. Ang Panginoon ang nabubuhay sa akin. Hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang Panginoon ang nagmamay-ari sa atin.
Kaya binibigay natin ang buhay natin sa Kanya. At dapat tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung nais ng Panginoon, dapat natin itong gawin. Dapat tayong mabuhay ng nararapat sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lang sa pamamagitan ng mga labi. At pagkatapos, kailangan nating mabuhay ng nararapat talaga bilang mga anak ng Diyos. At ulitin ko, hindi sa pamamagitan lamang ng labi. Mga Kristiyano po tayo, hindi ibig sabihin ng salitang naligtas tayo ay tayo ang mga nagpupunta sa church. Maraming mga churchgoers, mga palapunta sa church, hindi sila mabilang, napakarami. Ang 21st century ay panahon po ng church. Napakaraming mga gusali, mga denomination, mga pastor at mga miyembro, mga masisigasig at magagandang seremonyas, dakila at napakarami nila. Ngunit, ilan po kaya talaga ang tunay na mga Kristiyano sa kanila? Himala ng mga himala na tayo po ay naging mga tunay na mga Kristiyano. Kaya dapat tayong mabuhay ng nararapat bilang mga Kristiyano. Hindi tayo mga pangkaraniwang tao na may relihiyon ng Kristiyanismo. Hindi mahalaga ang pagpunta sa church. Tayo ang mga anak ng Diyos at mga Kristiyanong born again. Pagkatapos ng ilang panahon, tayo po ang mga taong tutungo sa langit. Kaya nga, hindi ba tayo ang mga taong ihiniwalay sa mundong ito? Opo, tayo po ang mga taong iyon. Kaya noong nakaraang Lord's Day, nabasa natin sa 2 Corinthians 6 verse 17, sabi doon, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Sinabi sa atin ng Diyos sa mga ligtas na Kristiyano na lumabas na raw tayo sa kanila, humiwalay tayo. Sino ang mga ihiniwalay? Sila ang mga Kristiyanong naligtas. Sa wikang Griego, ang church ay ekklesia. Ang ibig sabihin ay ihiniwalay para sa walang hanggang langit. Sila ay ihiniwalay upang maglingkod sa Diyos at tatanggap ng walang hanggang buhay at magtutungo sa walang hanggang langit. Hindi tayo taga sanlibutan, kundi pinili tayo ng Diyos mula sa sanlibutan. Kaya sa John chapter 17, verse 14, bago ipako sa krus si Jesus, nanalangin siya ng mahaba. Sabi niya sa verse 16, hindi sila taga sanlibutan na gaya ko na hindi taga sanlibutan. Sa verse 14, sabi niya, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napupuot sa kanila ang sanlibutan, sapagkat hindi sila taga sanlibutan gaya ko naman na hindi taga sanlibutan. At sa John 15, sa verse 19, kung kayo taga sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Kaya ba ninyong ipakita ito ng malinaw? Kapag magkakasama tayong nagtitipon, parang nakahiwalay tayo mula sa sanlibutan dahil nananalangin, nagpupuri, nag-aaral ng salita, at nasa fellowship tayo. Ngunit, kapag nasa labas na po tayo, nabubuhay tayo kagaya ng mga tao sa sanlibutan at nagsasalita, kumikilos na gaya nila. Pwede po itong tawaging dalawang pagkatao. Halimbawa po ang mga paniki, may mga pakpak, ngunit gaya po sila ng mga daga. Anong uri ng hayop ba ang paniki? Daga o ibon? Hindi tayo dapat maging ganito. Bilang mga Kristiyanong born again, dapat nating ipagmalaki ang pagiging Kristiyano. Isa akong Kristiyano at ako ay anak ng Diyos. Kailangan po nating ipakita ang ating pagkakakilanlan sa mundong ito. Isa akong Kristiyano, anak ako ng Diyos. Dapat natin itong maipakita sa sanlibutan ito. Kaya sabi, kung kayo taga sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang kanya. Ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Sa Efeso 5:8, sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Gaano magkaiba ang liwanag at kadiliman? Kailangan nating pag-isipan na tayo ay nahiwalay na mula sa sanlibutan at dapat tayong mabuhay ng nararapat bilang anak ng Diyos. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng sigasig lang, kundi sa pamamagitan ng biyay ng Diyos, salita ng katotohanan, at ng tulong ng Espiritu Santo. Ang mga Kristiyanong naligtas ay gaya po ng isang sanggol, isang gumagapang na sanggol, o gaya ng parang isang tuta.
Ang tuta umiihi at naiihihan ng sahig, dumudumi. Maging yung mga sanggol ay naiihi, nadudumi, ngunit hindi nahihiya. Nakahubad sila, kinakain ng kahit ano ng mahawakan nila. Wala silang pakialam. Kapag bata pa, magkapareho sila. At paglaki ng kaunti, nag-iiba na. Ang mga tuta at mga bata, nahihiya na sila. Marunong nang magbihis kapag lumalaki, especially yung mga bata, kapag lumaki na, alam ng takpan ng kanilang dumi at ihi. Napapansin na nila kung ayaw sa kanila o gusto sila. At nagbabago sila habang lumalaki. Parang wala agad masyadong pagkakaiba pagkatapos maligtas ang isang tao. Ngunit, kung nagpapatuloy at lumalago siya sa salita kasama ang mga Kristiyano, tiyak magbabago po siya. Kailangan may pagbabago. Kahit pagkatapos ng 3-10 taon, sila ay pareho ng mga tao sa sanlibutan. Ito ay pagkakaiba sa pagpunta sa church at hindi sa pagpunta. May problema po. Hindi po dapat ganun. Kung talagang hindi kayo nakatanggap ng kaligtasan o kahit na naligtas na kayo, kailangan may pagkakaiba na pagkatapos ng kaligtasan. May malaking problema sa inyong pananampalataya kung walang pagkakaiba. Kung sigurado na kayo sa inyong pananampalataya, tingnan niyo po ang salita. Kaysa 2 Corinthians 13 verse 5, siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kaya kailangan niyong gawin ito. Ngayon po, nais ko pong ibahagi muli sa inyo ang buhay Kristiyano, yung pong banal na buhay na nakahiwalay sa sanlibutan. Dito sa Gawa chapter 2 verse 2 na binasa natin ngayon, ang Espiritu Santo ay bumaba sa araw ng Pentecostes. 10 araw pagkatapos na mamatay ni Jesus, muling nabuhay at umakyat sa langit. Kaya pagkatapos na umakyat ng Panginoong Jesus sa langit, ang mga alagad ni Jesus at ang 120 Kristiyano na nakarinig ng mga salita ni Jesus at nanampalataya sa mga ito ay nanalangin ng sama-sama sa itaas na silid ni Marcos sa Jerusalem sa loob po ng 10 araw. Nataimtim na nananalangin at naghihintay para sa pagdating ng Espiritu Santo na ipinangako ng Panginoon. At sa sandaling dumating ang Pentecostes, dumating ang Espiritu Santo. Kasi Gawa chapter 2, simula verse 2, biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. Sa kanila may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahati na lumpag sa bawat isa sa kanila. Nangyari po ito ng isang beses. Ngayon, anong ibig sabihin ng dilang apoy? Ibig sabihin naway maikalat ang salita ng Diyos gaya ng apoy. Gaya ng maliit na apoy na kumakalat at sumusunog sa mga bundok at mga lungsod, ngayon tinuturo ng Ebanghelyo ng Panginoon ay maikakalat ng may kapangyarihan at ang Espiritu Santo ang kikilos gaya ng ipo-ipo. Kaya tinanggap nila ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Sila yung 120 katao. At ngayon, ipinangaral nila ng matapang ang Ebanghelyo at nangaral si Pedro ng salita sa harap ng maraming mga tao. Karamihan sa mga tao na nakarinig nito ay mga Hudyo po. Sila ang mga Israelita na nagtipon mula sa maraming mga bansa upang ipagdiwang ang Pentecostes. At nagulat sila nang marinig nila ang Ebanghelyo. Marami siyang sinabi ng sandaling iyon. Ngunit kung titignan natin ang mga salitang binasa natin, dito po sa Gawa chapter 2 verse 40, sabi, sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Ngayon, anong ibig sabihin po nito? Siyempre, ang kaligtasan ay ang maligtas mula sa kasalanan, kamatayan, kahatulan at walang hanggang pagkawasa. Ngunit ngayon, ito ay isang espiritual na bagay. Kahit na sila ay bayang pinili ng Diyos, sila ang mga Hudyo na tumanggi sa Kristo na isinugo ng Diyos at mga Hudyo na sumalungat sa Diyos. Dahil pinatay nila ang Kristo na sinugo ng Diyos, anong dapat gawin ng Diyos? Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa isang natatanging layunin at pinatay nila ang kanyang tanging anak. May isang halimbawa makapangyarihang hari at may pumatay sa kanyang anak. Hahayaan lang ba ng hari ito? Sa Biblia, ang Diyos, siya ang hari ng mga hari. Dahil ipinako sa krus at pinatay ng mga Israelita ang tanging anak ng Diyos, kaya dapat hatulan ng Diyos ang mga Israelita.
Ngunit bago ang paghatol ay may dapat na bagay na dapat gawin. Sapagkat dapat nilang malaman na si Jesus na siyang namatay sa krus ay ang Mesiyas na sinugo ng Diyos at ang Panginoon na tumubos sa lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan at nagliligtas ng mga kaluluwa. Dahil kailangang ipakita ang gawain ng pagliligtas ng kaluluwa, dapat na maging matyaga ang Diyos. Kaya nga, nang bumaba ang Espiritu Santo noong araw ng Pentecostes, pagdating ng Espiritu Santo ng araw na iyon, ganito po ang sinabi ni Pedro. Sabi niya sa Gawa chapter 2, dito sa verse 40, sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at hinimok sila na sinasabi, sabi ni Pedro, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Sabi niya, baluktot na lahing ito. Tumutukoy ito una sa mga Israelita ng panahong iyon. Tinanggihan ng bayan ng Diyos ang Kristo at ipinako nila, pinatay siya na sinugo ng Diyos. Tatlong ulit sinabi ng gobernador ng Roma na si Jesus ay inosente. Ngunit pinilit ng mga pari na siya ay nagsisinungaling at sinabi, isa siyang traidor kay Caesar. Tumanggi siyang magbigay ng buwis kay Caesar. Nilinlang niya ang mga tao. Dapat siyang ipako sa krus at mamatay. Pinagbintangan nila si Jesus at pinatay. Kaya, isang baluktot na lahi. Ito ang baluktot na lahi, ang mga laban sa Diyos. Ang ibig sabihin ng salitang iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito, ayon pong mahiwalay. May mga Israelita at mga Hudyo na baluktot sa lahing iyon. Sila ngayon ay parehong nasa Jerusalem, kung saan ipinako sa krus si Jesus at namatay. Nang sabihin ito ng mga alagad sa mga Hudyo, ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus, kanilang sinabi ngayon, talaga? Ang Jesus na pinatay namin ang Kristo? Oo, kasi si Kristo ay buhay. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, sabi nila, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Nasaktan ang kanilang puso, ano ang dapat namin gawin? Dahil pinatay namin si Jesus, ano ang dapat namin gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Ang pagsisisi ay ang pagsisisi sa kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Kahit na hindi ka Hudyo na tumanggi kay Kristo, ang pagsisisi ay kapag naunawaan mo na iniwanan mo ang Diyos at nabuhay ka sa kasalanan at tumalikod sa Kanya. Sa Chinese character po, ang repentance o pagsisisi ay parang correction, pagtutuwid. Pagsisihan ito at ayusin ito. Iniyakan ni Judas Iscariote ang kanyang kasalanan, ngunit hindi niya ito isinaayos at nagpakamatay siya. Ang pagluha dahil sa kasalanan ay hindi po pagsisisi. Sa Luke chapter 15, iniwan ng alibughang anak ang kanyang ama at nagutom siya. Nilustay niya ang lahat ng kanyang ari-arian, nabigay ng kanyang ama. Habang umiiyak, sinabi niya sa Luke 15:17, subalit nang siya'y matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis sa pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Kung iiyak ka lamang, hindi ito pagsisisi. Kahit nagtipon siya ng lakas at sinabi, babalik ako. Patatawarin ako ng aking ama. Kahit bumangon siya, bumalik. Sa kanyang ama, tinanggap siya ng kanyang ama at niyakap. Kaya ang pagsisisi ay pagsisisi pabalik. Ang pagsisising inyong ginawa ng maligtas kayo ay isang beses lamang sa buong buhay nyo. Kapag naunawaan mo na isa kang makasalanan na mapupunta sa impyerno upang mawasak at nanumbalik ka sa Diyos upang maligtas, iyan ang pagsisisi. Kaya sabi niya, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Matapang itong sinabi ni Pedro. At ang maligtas mula sa baluktot na lahing ito ay ang makamit ang kaligtasan mula sa baluktot na lahing ito. Ito ay ang mahiwalay mula sa masama at mapaghimagsik na lahing ito. Kesa panahon ng lumang tipat, sa proseso ng pagsugo kay Moises upang iligtas sa mga Israelita mula sa Ehipto at pagpunta sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos, may mga tao pong may katungkulan mula sa mga Hudyo.
ang mga Levita at ang mga pari na mula sa salinlahi ni Aaron, at may mga namumuno sa daan-daan, namumuno sa libo-libo, lima-limampu. Nagtitipon-tipon sila noon, bigla nagtipon sila laban kay Moises. Yung mga pangkat na ito, sabi nila, "Moises, bakit sarili mo lamang ang itinataas mo? Aaron, ikaw lamang ba ang pari?" Kasabay niyon sina Korah, Datan at Abiram ay nagpasimulang lumaban kay Moises. At 250 katao ang sumunod sa kanila at lumaban sila kay Moises. "Oo, kasama rin namin ang Diyos, Moises at Aaron. Bakit nais ninyong maging mas mataas kayo sa amin?" At lumaban po sila. Kaya, sinabi ng Diyos kay Moises na sabihan sa ang mga Israelita na umalis mula sa kanila. "Lumayo kayo sa palibot ng tirahan ni Korah, Datan at Abiram. Lumayo kayo dahil lilipulin ko sila sa isang iglap." Kaya't ang mga naniwala ay umalis. Kaya ang pamilya ni Korah, Datan at Abiram, maging ang mga hayop, nahulog po sila sa lupa. Lubusan silang ibinaon sa lupa at pumaibabaw sa kanila ang lupa. Kinain po sila ng lupa. Sinabi ng Biblia na pumasok sila sa Hades. Pumasok sila sa Hades ng buhay. Buhay silang pumasok sa impyerno. Sa Biblia, may mga taong dinalang paitaas na hindi na naranasan ng kamatayan, gaya ni na Enoch at Elias. Sila ang mga dinalang paitaas na hindi na naranasan ng mamatay. Ang iba naman po ay napunta sa impyerno, buhay din. Sina Korah, Datan at Abiram at ang 120 na sinasabing naghahandog ng insenso sa Diyos noon, ngunit bumaba ang apoy at pinatay ang lahat ng mga taong iyon. Ang tribling pangyayaring ito ay nangyari lahat sa ilang. Sa aklat ng mga bilang, sinabi ng Diyos, "Lumayo kayo. Kung hindi kayo lalayo, mamamatay kayo, mamamatay ang lahat." Dito, ang salitang maligtas mula sa mapaghimagsik na lahing ito ay pareho po ang kahulugan. Maligtas mula sa mapaghimagsik na lahing ito at mula sa grupo ng mga taong itinanggi at ipinako si Kristo sa krus at mga laban sa Diyos. Kaya may mga taong kinuha paitaas, hindi na naranasang mamatay, at may mga taong kinuha rin po na hindi na namatay, diretso sa impyerno. Kaya, sabi dito, maligtas mula sa mapaghimagsik na lahing ito. Maligtas mula sa mapaghimagsik na lahing ito at mula sa grupo ng taong itinanggi, ipinako sa krus si Kristo, mga taong laban sa Diyos. Kaya tayo po ay hiniwalay mula sa kanila, kasabay nito ay naligtas ang ating mga kaluluwa. Pareho itong may kahulugan. Ang mundo ngayon ay mapaghimagsik, malayo sa Diyos, gumagawa ng iba't ibang uri ng kasalanan, laganap ang paglabag sa batas, punong-puno ito ng kasalanan. Ang mga tao sa mundong ito ay hindi nangangailangan ng Diyos. Wala silang lakas sa manumbalik sa Diyos. Ngayon, sa gitna ng kasalanan, tinatangay sila sa pamamagitan ng bagyo ng kasalanan at hinihila silang paibaba sa impyerno. Kaya nga sinasabi sa Biblia, "Lumayo kayo sa masama, mahalay at mapaghimagsik na lahing ito." Hindi lamang naligtas ang ating mga kaluluwa upang mapunta sa langit, kundi upang mahiwalay din mula sa mapaghimagsik na lahing ito, mula sa sanlibutan ito. Kaya hindi dapat isiping magkaiba ito. Nang maligtas ang ating mga kaluluwa, naligtas tayo mula sa masama, immoral at mapaghimagsik na lahing ito. Ang mga bagay na ito ay nangyari ng sabay. Naligtas tayo mula sa sanlibutan kung saan kumikilos si Satanas. Kaya naligtas ang ating kaluluwa. Naligtas mula sa masama, mapaghimagsik na lahing ito. Kasi 1 John 5:19, sabi, "Alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama." Ang mga naligtas ay kabilang na sa Diyos at ang sanlibutan ito ay kabilang naman po sa Diablo. Ano po sa palagay ninyo? May mga tao ba na nasa pagitan? Hindi kabilang sa Diyos at hindi rin kabilang sa Diablo? Nasa gitna? Wala po.
Kung hindi sila kabilang sa Diyos, kabilang sila sa Diablo. Nang maligtas tayo, nasa ilalim tayo noon sa ng kapangyarihan ni Satanas, gaya nila. Kasi Efeso chapter 2 mula verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati niyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kaputan gaya naman ng mga iba. Ngunit, iniligtas niya tayo mula roon. Tama po ba? Mula sa masama at mahalay na lahi, kung saan kumikilos ang Diablo, inihiwalay niya tayo mula roon. Ngayon ay nabibilang na tayo sa Diyos at ang sanlibutan. Sa kabilang banda ay nabibilang naman sa masama. Kaya nang manalangin ang Panginoong Hesus sa John 17, sabi niya, hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi niya hiniling na alisin tayo ng mga naligtas mula sa sanlibutan at mga mapaghimagsik sa Diyos, sapagkat mabubuhay pa tayo sa sanlibutan. Ngunit, hindi tayo taga-sanlibutan. Sinabi ng Panginoon, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Idinalangin niya tayo upang ingatan tayo mula sa pagkahulog sa kasalanan habang nabubuhay pa tayo sa sanlibutang puno ng kasalanan. Kasi Matthew chapter 6 mula verse 9, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. At sa verse 13, sabi niya, iligtas mo kami sa masama. Ang ibig sabihin ng iligtas mo kami sa masama ay ang maligtas mula sa masama at mula sa kapangyarihan ng Diablo. Alam niyo po, bagaman ligtas na tayo, kapag mahina ang pananampalataya natin, alam niyo po ba't maaaring magamit kayo ng Diablo? Hindi maaaring alisin ng Diablo ang kaligtasan. Pero pwede niya tayong wasakin ang Christian life at dayain. Sa John 10:28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang buhay ng mga iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nasa kanyang mga kamay. Kaya hindi nawawala ang kaligtasan. Walang maaaring makaagaw nito mula sa Ama, sa kamay ni Jesus. Hindi maaaring agawin ng Diablo ang buhay ng taong ligtas sapagkat nakatago ito sa envelope ng buhay na nasa kamay ng Panginoon. Subalit, maaaring biguin ng Diablo ang buhay pananampalataya ng isang taong ligtas. Kaya't sinabi niyang manalangin ng ganito, iligtas mo kami mula sa masama. Sinabi rito na manalangin upang maligtas mula sa masama. Sa Matthew 10:16, sinabi ni Jesus nang sinugo niya ang mga alagad upang ibahagi ang ebanghelyo, sabi niya, ngayon sinusugo ko yung tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Anong mangyayari sa kanila kung magsusugo siya ng tupa sa gitna ng mga asong gubat? Lalapain po talaga ng mga asong gubat ang tupa. Ngayon, sabi niya, sinusugo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Nakakatakot po itong pakinggan. Paano mailalagay ang tupa sa gitna ng mga asong gubat? May mga leon at tigre rin po. Ngunit paano kung inilagay roon ang mga tupa upang makain? Ganito po yun, dun sila iingatan ng Diyos. Iniingatan ka ng Diyos. Kung hindi tayo iiningatan ng Diyos, tayo talaga ay magiging pagkain ng Diablo. Alam po ba niyo ito? Kaya nga sa 1 Peter chapter 5, mayroon pong sinabing talata. Tignan na nga lang po natin, 1 Peter chapter 5, verse 8. 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5, verse 8. Basahin po natin sabay-sabay. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Verse 9 din po, siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Ngayon, kung titignan natin ang salitang ito, sinabi po na magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang magpakatino ay nangangahulugang maging alerto o laging handa. Dito sa verse 8,
Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Kaya ang diablo tulad ng leong umuungal, humahanap ng malalapa. Halimbawa po, mayroon pong leon na naghahanap ng pagkain. Pero kung magsugo siya ng tupa sa kalagitnaan nila, sila ay madaling makain. Kaya kapangyarihan ng Diyos po ang nag-iingat talaga sa atin. Kaya kung di iligtas mo kami sa masama, iniingatan tayo ng Diyos mula sa lahat ng kapangyarihan ng masama. Sunod, sabi, kung matino ka at gising at nananalangin, iingatan ka ng Diyos. Ang diablo na inyong kaaway tulad ng leong gumagala at umuungal at humahanap ng kanyang malalapa. Ang mga tao sa sanlibutan ay hindi na kailangang malapa. Bakit? Dahil nasa loob na sila ng tiyan ng diablo. Sa tiyan ng diablo, sila ang pagkain ng diablo. Kung ganyan, sino po ang hinahanap ni Satanas upang kainin? Sino po? Ito po ang mga taong naligtas. Kapag naging mahina ang pananampalataya natin at iniwanan natin ang Diyos, kukunin tayo ni Satanas. May isa pong nagngangalang Demas na kasama ni Apostol Pablo noon na nagbahagi ng Ebanghelyo. Sinamahan niya si Pablo sa kanyang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ngunit itong Demas na ito, sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, sabi ni Pablo, sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Tesalonika. Sa palagay ko, ang Tesalonika noon ay magharbong syudad. Subalit, isa rin po itong mahalay na syudad. Sabi, iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Tesalonika. Tulad siya ni Lot na pamangkin ni Abraham, iniwan niya si Abraham at nagtungo sa Sodoma. Kung hindi nanalangin si Abraham, si Lot at ang kanyang pamilya ay talagang mawawasak sa apoy at asupre. Malapit na siyang mamatay, ngunit nakaligtas siya. Ngayon, tayong mga naligtas, hindi dapat natin kalimutan na ang mundong ito, na ang sanlibutan ito ay puno ng mga leon. At ang mga leon na ito ay gutom na gutom. Gutom na mga leon. Kaya nga tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa, kaya sabi sa 1 Peter 5:9, siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Paano tayo lalaban? Kung tatayo tayo sa panig ng Diyos, ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin upang matalo sila. Tingnan niyo po nang pumasok ang mga Israelita sa Kanaan habang dumaraan sa ilang, sa Sinai sa loob ng 40 years, ang lupain ng Kanaan ay pinamumunuan noon ng 7 lipi na may mga karwahing bakal at mga higante. Kasi sinabi ng mga Israelita, kung pupunta tayo roon ay mamamatay tayo. Tayo ay parang mga tipaklong lamang sa kanilang paningin. Mababa ang tingin nila sa sarili nila. Ngunit ano ang sabi ni Joshua? Hindi! Pagkain lamang sila! Hali kayo! Pagkatapos, sa Joshua 23 verse 10, sinabi, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng ipinangako niya sa inyo. Kung ang Diyos ang makikipaglaban para sa kanila, mahalaga ba kung malaki o malalakas sila o hindi? Isa ba itong problema? Maging si David na pastol lamang noon ng mga tupa, tinalo niya ang higanting si Goliath. Ayun ba ay dahil sa husay ni David sa paggamit ng teritoryo? Iyon ba ay dahilan kung bakit, iyon ba yung dahilan kung bakit niya nagawang talunin siya? Hindi po. Ano ang sinabi ni David? Sa unang Samuel 17:45, pagkatapos ay sinabi ni David sa Filisteo, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos sa mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Kaya, tinerador niya, at ihinagis ito at tinamaan ng higanting si Goliath. Tumama ito sa ulo. Bumain ito. Sino ang nagpabaon? Ang Diyos. Kung ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin, tandaan natin magtatagumpay tayo. Gaano pa man kalakas si Satanas. Kaya nga sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya't mga tumanggap sa kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ng may 3,000 kaluluwa.
Alam niyo po, sa panahon ni Martin Luther, ang Pope noon, yung Papa, ay mas mataas pa kaysa sa Emperor ng Roma. Isang salita lang mula sa Pope, pwedeng matanggal ang Emperador. At ang Pope noon ay tinatawag na Panginoon ng Batas. Siya ang hari ng simbahan. Ang Papa ang batas. Kapag may pinatawan siya ng parusang kamatayan, mamamatay ang taong yon. Ngunit sino po ang sumalungat noon? Siya si Martin Luther. Dati siyang paring Katoliko, kalauna naunawaan niya ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa chapter 1 ng Aklat ng Roma, at nalaman niya lahat ng mga maling ginagawa ng mga Katoliko, at nilabanan niya ang Pope ng Katoliko. Nabasa niyo po ba yung aklat na pinamagatang Here I Stand, A Life of Martin Luther? Noon po inalis ng Vatican si Martin Luther at nagpadala sila ng sulat ng pagkatiwalag sa kanya. Pagkatapos sinunog ni Martin Luther ang sulat, mga dokumento ng Katoliko, sa isang mataong liwasan. Kaya parang opisyal siyang nagdeklara ng laban. Inideklara niya ang laban sa dakilang kapangyarihan ng Pope. Paano siya naging ganun katapang? Sapagkat naniwala siyang kasama niya ang Diyos. Kaya anong nangyari? Pinatawag ng Vatican si Luther sa isang paglilitis. Pumunta po siya sa Worms, Germany para sa paglilitis. Binalaan siya ng kanyang kaibigan na huwag pumunta. Sabi nila, mamamatay ka kapag pumunta ka doon. Walang duda na mamamatay siya kapag pumunta siya. Ngunit may isang bagay na sinabi si Luther ng sandaling iyon. Sabi niya, pupunta ako kasama ng aking Panginoon. Kahit pa ang mga kalaban ko ay masigit pa sa dami ng mga tisa sa lungsod ng Worms. Nakakamangha ang lakas ng kanyang loob. Talaga pong nakakamangha iyon. Kaya pumunta siya doon. Sa panahong iyon, yung Pope, yung Papa, ay hindi dumalo. Maari sa halip na yung Pope ay ang mga kardinal lang dumalo. Sinabi niya, o sinabi nila, Martin Luther, bawiin mo ang lahat ng sinabi mo o sinulat mo. Inilabas ang utos. Ang sagot ni Martin Luther ay ganito, hindi ako maaring sumuko sa anumang sinabi o isinulat ko hanggat hindi ito nakikitang mali sa liwanag ng Biblia. Kaya grabe po, nakakamangha. Siyempre, nanalangin siya agad sa oras na iyon. Kaya sabi niya, here I stand. Narito ako nakatayo, o Diyos, narito ako, tulungan mo po ako. Kahit isang salita, hindi ko isusuko. Kaya ang sinabi nila ay ganito, talaga? Kung gayon, umalis ka sa Germany sa loob ng ilang araw. Nasa isip nila, papatayin ka namin bago ka makaalis. Sapagkat ipinahayag nila na ang sinumang papatay kay Luther noon ay hindi parurusahan. Kaya sinabi nila, ito ang taong patayin ninyo, bugbugin nyo hanggang sa mamatay, at hindi ito ituturing na murder. Kaya pagkatapos ng paglilitis, nawala si Martin Luther. Ano po sa tingin nyo ang nangyari? Inisip ng lahat na lihim na pinapatay si Luther, ngunit hindi po siya namatay. Sa panahong iyon, mayroon pong isang konde na nagmamay-ari ng isang malaking kastilyo. Pinakilos ng konding ito ang kanyang mga tauhan sa lansangan. Inutusan sila na bantayan at kunin si Luther. Kung hinayaan lang nila si Luther, mabubugbog siya hanggang sa mamatay. May isang kulungan sa kastilyong iyon kung saan dinadala ang mga bilanggo at kinukulong doon. Kaya ikinulong siya doon. Bakit? Upang maprotektahan po siya. At nakapunta na po ako roon. Nakapunta po ako sa kulungan sa Germany kung saan ikinulong nila noon si Luther. Sa kulungan iyon, may maliit po na kulungan kung saan doon niya isinali ng Biblia sa wikang German. Kaya mayroon pong maliit na upuan. Mayroon doon maliit na mesa na ginamit niya sa pagsasalin. Kinuha niya ang Biblia na nakatago sa ilalim ng sahig ng Vatican at isinalin niya ito para mabasa ng iba. At tinulungan siya ng Diyos sa laban at nanalo po siya. Nanalo si Luther noong nilabanan niya ang Vatican.
Kung nakatayo rin po tayo sa tabi ng Diyos, ang Diyos ay nakatayo rin sa tabi natin. Kaya tandaan po natin, kung tatayo tayo sa tabi ng Diyos, ang Diyos tatayo rin sa tabi natin. Isa pang kwento, noon po sa American Civil War, ang dahilan kung bakit nangyari ang Civil War noon ay dahil maraming mga taniman ng bulak sa timog at kung wala ang mga negro, mga itim na alipin, hindi sila makakatanim. Ngunit ang hilaga ay naroon si Lincoln. At alam nating lahat si Lincoln ay Kristiyano, tama po? Kaya giniit niya, bakit natin inaalipin ang mga tao? Dapat nating palayain ang mga alipin. Kaya sumiklab ang Civil War, ngunit ang hukbong timog ay napakalakas at mayroon po silang makapangyarihang mga general. At isa sa kanila ay si General Lee. Magaling po siya. Kinakapasok ang hukbo nila, malapit na sila noon sa White House. Mula roon, dinig na ang kanyon. Sa mga sandaling yun, dehado sina Lincoln. Kung natalo sa digmaan sina Lincoln, maaring hindi ngayon, hanggang ngayon, maaari mayroon pa pong sistema ng pag-aalipin. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari. Ngunit noon po nangyari, si Lincoln ay lumuhod sa harap ng Diyos at patuloy na nanalangin. Kaya may nagsabi, "Huwag kayong mag-alala, kamahalan. Ang Diyos ay kakampi natin." Kaya ang sinabi ni Lincoln ganito, kung nakatayo tayo sa tabi ng Diyos, ang Diyos ay kakampihan tayo. Ang Diyos ay hindi laging kakampi sa atin kung wala tayo sa kanyang panig. Ang Diyos ay hindi laging kakampi sa atin, ngunit ang Diyos ay kakampihan tayo kung tayo ay tatayo sa tabi niya. Yan ang kanyang sinabi. May nabasa po akong libro na may pinamagana pamagat na Lincoln Made the White House a Prayer Room. May nagbigay po nito sa akin sa US at naisalin na ito sa wikang Korean. Minsan sa White House, sabi po doon, may natutulog sa gabi at narinig niya ang ungol kaya pinuntahan niya para tignan kung ano iyon. At nakita po niya si President Lincoln na humihingi ng tulong sa harap ng Diyos. Kaya nanalo ang hilagang hukbo. Alam niyo po ba? Kung hindi nagtagumpay ang digmaan noon, maari hati ang United States sa dalawa. Umaari magkaroon pa ng mas malaking problema. Gayunpaman, ang Diyos ay papanig sa atin kung tayo ay nasa panig ng Diyos. Iyan ang sagot ni Lincoln. Iyan ang pananampalataya. Kung si Lincoln ay nasa panig ng Diyos, mananalo si Lincoln dahil nasa panig niya ang Diyos. Gayun din, tinutulungan ng Diyos o tinulungan ng Diyos sa mga Israelita nung tumayo sila sa panig ng Diyos. Kasi Joshua 23:10, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo gaya ng ipinangako niya sa inyo. Magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000. Kung tutulungan sila ng Diyos, hindi lamang 1,000 ang matatalo nila, kundi 10,000 katao. Kung tatayo sila sa panig ng Diyos, tutulungan silang manalo. Gaya noon, nung tumayo sila sa panig ng Diyos, niyurakan ng Israel ang iba. Subalit, nung hindi sila tumayo sa panig ng Diyos, ang mga dayuhang bansa, niyurakan ng Israel. Ganyan ang kasaysayan ng Israel. Ganito hanggang ngayon. Kahit na mahihina po tayo, paano natin malalabanan at matatalo ang Diablo? Ang Diablo ang pangalawang pinakamakapangyarihan na nilalang kasunod sa Diyos. Alam niyo po ba ito? Ito ay isang dakilang nilalang. Kung titignan sa Revelation 13, sinabi sa mga huling araw, gaya kung paanong pinababa ni Elias ang apoy mula sa langit, pababain din ng mga bulaang propeta na naglilingkod sa Antichrist ang apoy mula sa langit. Sinabi, gumagawa po siya ng Diyos-Diyosan at binigyan niya ito ng buhay na pasasalitain niya, kaya matindi ang kapangyarihan niya. Siyempre po, hahayaan iyon ng Diyos sapagkat ang gawa ng kaligtasan ay tapos na sa mundong ito sa panahong iyon. Ang natirang 3 at 7 ng 7 ay nakalaan para sa gawain ng Diablo na nais niya. At ang mga hindi ligtas hanggang sa huli ay ibibigay sa kapangyarihan ng Diablo.
At ang sinumang hindi tatanggap ng tanda na 666 sa kanilang kanang kamay o sa noo ay papatayin. At ang sinumang tatanggap ng tanda ay itatapon sa lawa ng apoy. Brothers and sisters, paano tayo makakaligtas kung walang pag-iingat sa atin? Gayunpaman, kung ililigtas ng Diyos ang 144,000 na mga Israelita sa unang tatlo't kalahating taon ng huling pitong taon, kung gayon ang kaligtasan ng Israel ay matatapos na at ang kaligtasan ng mga hintil ay tapos na, at ipapasa niya ang mundong ito sa Diablo, sa huli hahatulan at wawasakin ng Diyos ang mundo. Ang Diablo at ang lahat ng kabilang sa Diablo, mawawasak sila. Sa kabilang banda, kahit na hindi natin nakikita sa ating mga mata, ang Diablo po talaga ay ganap na kumikilos sa mundong ito. Nung nilikha ng Diyos ang halamanan ng Eden, hindi po ba paraiso sa lupa ang Eden? Ngunit sa paningin ng Diyos, hindi ito paraiso. Bakit? Sa unang araw, nung nilikha ng Diyos ang liwanag, sabi, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Nilikha niya ang kalawakan sa ikalawang araw. Nung una ay nababalot lang ito ng makapal na patong ng mga ulap. Ang tubig sa ilalim ng kalawakan ay naging dagat at ang tubig na nasa itaas ng kalawakan ay naging parang bula na naaaninag. Ang kalawakan ay nabuo sa hangin. Iyon ang kalawakan na may hangin. Noong sandaling iyon, hindi sinabi ng Diyos na iyon ay mabuti. Nagkamali ba ang nagsulat ng Biblia? Hindi po. Sa ikatlong araw, sinabi niya, sa Genesis chapter 1 verse 10, ito ay mabuti. Sa verse 12, ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Paulit-ulit. Sa huling araw, sinabi niya, ito ay napakabuti. Ngunit, sa ikalawang araw, bakit hindi niya sinabi na ito ay mabuti? Hindi ba niya nagustuhan? Bakit? Ano po ang sagot? Bakit? Bakit po? Sa Efeso chapter 2 verse 2, nandun ang eksaktong sagot. Sabi, binanggit ang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. May mga diablo ibig sabihin sa himpapawid. Sa Efeso 6:12, hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Sinadya ng Diyos na pakawalan ng diablo. Bakit? Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangis. Sa layunin na ibigay ang pag-ibig ng Diyos, ibigay ang buhay ng Diyos, gawin siyang anak ng Diyos, dalhin siya sa kaharian ng langit at tamasahin ang kaluwalhatian kasama ang Diyos magpakailanman. Gayunpaman, hindi ganyan ang layunin kung bakit nilikha ang mga anghel. Mula sa simula, ang mga anghel ay ginawang mga espiritual na manggagawa. At si Lucifer ay pinalayas dahil sinubukan niyang maging gaya ng Diyos, ganyan ang Diablo. Nilikha niya ang tao upang ibigay sa kanya ang lugar kung saan magiging gaya siya ng Diyos, at iyon ang pinagnanasaan ni Lucifer. Kung iisipin niyo, nakakamangha ito. Mula sa umpisa, nilikha ng Diyos ang mga anghel upang maging manggagawa at nilikha naman niya ang tao upang maging gaya ng Diyos. Kung ang hari ay nakaupo halimbawa sa pinakamataas na upuan, sino ang nakaupo sa tabi niya? Ang ministro ba? Hindi po pwedeng maupo roon. Ang reyna ang nakaupo roon. Ang layunin ng paglikha ng tao ay upang ilagay siya sa posisyon na maging gaya ng Diyos. Ang mga anghel ay hindi pwedeng maging anak ng Diyos. Ang mga anghel ay hindi pwedeng maging babaeng kakasal kay Kristo. Upang maging mga anak ng Diyos at maging gaya ng babaeng ikakasal kay Kristo, dapat tayong maluwalhati kasama si Kristo. Maganda po iyon. Gayunpaman, kung nilikha niya ang tao at agad inilagay sa posisyong iyon, wala itong halaga. Kung gaano kahalaga ang kaluwalhatian, ang isang tao ay kailangang makapasa muna sa isang pagsubok upang makuha niya ito. Kailangan niyang pumasa. Anong klase ng pagsubok ito? Simple lamang po. Dapat mapagtagumpayan ng tao ang tukso ng Diablo na itinapon habang sinusubukan niyang maging gaya ng Diyos. Kaya nilagay ng Diyos ang Diablo sa halamanan ng Eden. Subukin mo si Adan. Binigyan niya po ng pagsubok si Adan. Hindi ito nakita ni Adan sa kanyang mga mata, ngunit kung titignan ng Diyos, ang Diablo ay naroon mismo sa Garden of Eden. Merong tawag, o halimbawa parang pamagat yung pagsubok, at ganito po yung pamagat ng pagsubok na binigay sa kanila. Malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Gayun din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kung kakainin niya ang bunga ng punong kahoy ng buhay, mabubuhay siya magpakailanman.
Ngunit kung kakainin niya ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, mawawalan siya ng karapatan na makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Kaya ang pamagat ng pagsubok ay parang ganito, huwag kang kakain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Simple lamang po. Mula po sa 10 utos, mayroon lamang 2 bagay na dapat gawin at 8 bagay na huwag dapat gawin. Sa Garden of Eden, ang bawal lamang kainin ay ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kahit pakainin mo lahat, ngunit hindi mo kinain ang isa. Sabi, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. Ano bang uri ng laso ng mayroon sa punong iyon ng pagkaalam ng mabuti at masama na nakakamatay? Hindi po. Iyon ang nag-iisang utos na ibinigay ng Diyos sa halamanan ng Eden. Kung gayon, bakit siya mamamatay kapag kinain niya iyon? Kung sinabi ng Diyos na huwag kang kakain, dapat huwag kang kakain. Ngunit lumapit ang Diablo kay Eva at tinukso siya. At sinabi ng ahas sa babae, eto po, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo kumain noon ay mabubuksan ng inyong mga mata at kayo magiging gaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ang tao ay hindi makukontento hanggat hindi siya nagiging gaya ng Diyos. Brothers and sisters, sa tingin nyo mayroong pagkakontento kapag may kapangyarihan ka na? Nakukontento ba kayo sa pagkakaroon ng pera? Hindi po. Hindi tayo makukontento hanggat hindi nagiging gaya ng Diyos. Bakit? Dahil mayroon po tayong spirito na nilalang sa wangis ng Diyos. Ang pangangailangan nito ay makukumpleto kapag naging gaya tayo ng Diyos. Gayunpaman si Eva ay natukso ng ahas sa pamamagitan ng pagsabing kapag kinain niya ang bunga, magiging gaya siya ng Diyos. Kaya nabigo sila sa unang pagsubok. Sinabi ng Diyos, huwag kang kakain. Sinabi ng Diablo, kumain ka. Ibig sabihin, kapag sinunod mo ang salita ng Diablo, mamamatay ka. Dahil ang Diablo ay pinalayas noong sinubukan niyang maging gaya ng Diyos. Gaano kaya nainggit ang Diablo noong ipinagkaloob niya ng Diyos sa tao ang posisyon na maupo roon? Ang Diablo ay nanalo sa pagsubok noong napaghiwalay niya ang Diyos at ang tao at naudyukan niya na sumuway ang tao. Nabigo si Adan sa unang pagsubok at yun ang problema. Pagkatapos po nilagay ng Diyos ang nagniningas na tabak na umiikot sa daang patungo sa punong kahoy ng buhay sa halamanan ng Eden. At ang mga kiruben at ang mga nagniningas na tabak na umiikot, parang dito po sa tasang ito umiikot, yung pong nagniningas na tabak. Ang mga kiruben ay tumutukoy sa mga anghel. Ang nagniningas na tabak ay umiikot at ang mga anghel ay nakabantay sa halamanan. Walang makakapasok doon dahil sa kanila. Kaysa dulo ng Genesis chapter 3, sabi upang bantayan ng daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Bakit sinabi ito ng Biblia? Alam niyo po ang taong nagkasala at kumain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama at ang Diablo ay hindi makakakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Sapagkat ang bunga ng punong kahoy ng buhay ay para maging gaya ng tao ang Diyos. Maging gaya ng Diyos ang tao. Kaya ano ang magagawa nila? Iyon ay iyon, tapos na. Hindi po. Ang susunod na dapat nilang gawin ay magsisi sa kanilang pagsuway at tanggapin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Dumating si Hesus sa mundong ito bilang taong walang kasalanan. May nagniningas na tabak na umiikot, tama po? Sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesus, ibinigay niya sa atin ang bunga ng punong kahoy ng buhay. Naintindihan niyo po ba? Ang taong kagaya natin ay walang kakayahan upang makuha ang bunga. Ngunit dahil si Hesus walang kasalanan, inosente, ibinigay sa atin ang bunga ng punong kahoy ng buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ko ito binanggit sa inyo ay dahil ito ay napakahalaga. At walang angklat ang nagbabanggit tungkol dito. Kaya makinig po kayong mabuti. Ito po ang katotohanan. Hindi nila malalaman ang kasagutan. Kung sila ay tatanungin kung bakit ang punong kahoy ng pagkakilala at mabuti ng mabuti at masama ay ginawa, sinasabi lang nito, basta maniwala kayo. Ngunit sigurado, tiyak na mayroong kasagutan para dito. Hindi lang talaga nila ito alam. Gayunpaman, si Adan ay nabigo sa unang pagsubok at si Jesus ay tinubos ang kasalanan na iyon at pinanumbalik ang nawalang buhay. Kaya nga po, sa John 6:51 sabi ni Jesus, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At pagkatapos sinabi ng Diablo na huwag mo itong kainin,
Sa halip na kainin mo ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama na nasa halamanan ng Eden, yun ang kainin mo. Ngayon po ay tungkol naman sa punong kahoy ng buhay. Binigyan ng mga tao ng tinapay ng buhay. At ganito naman ang ginagawa ng Diablo, huwag mo itong kainin. Maaari kang pumunta sa church, ngunit huwag kang maligtas. Hindi mo kailangan na ma-born again. Ang pagdalo ng church ay walang kaligtasan ay sapat na. Kasi Genesis 3 verse 4, sabi, tiyak na hindi kayo mamamatay. Tiyak na hindi kayo mamamatay kahit na hindi kayo ma-born again. Yan ang sinasabi ng Diablo. Kasi sinabi ni Jesus sa John 3:3, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang mga tao bang naniniwala kay Jesus ay siniseryoso na kailangan silang ma-born again na gaya ng sinabi ni Jesus? Hindi po. Hindi po nila ito iniisip. Wala po silang pakialam tungkol sa pagiging o ma-born again. Iniisip lamang po nila na ang relihiyosong pagdalo ng church ay mahalaga. Sinasabi nila na sila ay pinili na bago pa man likhain daw ang sanlibutan. Ngunit hindi po ito totoo. Anong bahagi po sa Biblia ang nagsasabi na makakapunta ka sa langit sa pamamagitan lamang ng pagdalo sa church? Isipin niyo po ang talatang sinabi sa Matthew 7 verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Gayunpaman, ang sanlibutan po ay pagmamayari ng Diablo. Tayong lahat, hindi lamang po natin nakikita ang Diablo, at si Adan ay hindi rin po nakita ang Diablo. Gayunpaman, ang sanlibutan ay puno ng Diablo. Siya po ang prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid. Nais niya po tayong ihiwalay mula sa Diyos. At yun po ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Ang langit po ay lugar na hiwalay sa impyerno. Sa Revelation 22:11, ang masama ay hiyang magpakasama pa, at ang marumi ay hiyang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hiyang magpakatuwid pa, at ang banal ay hiyang magpakabanal pa, sapagkat malapit na ang panahon. Sa katapusan po ng mundo, dalawang uri lamang ng tao ang maiiwan, ang nasa rurok na ng kanyang kasamaan at ang pinakamasama at mga matutuwid na banal ay papasok naman sa langit. Paano po ang gagawin ninyo kapag nagtutungo kayo sa church dahil naligtas na kayo? Kayo ay kagaya na ng isang taong ligtas? Ngunit kung mabubuhay kayo sa sanlibutan, kayo rin ay magiging kagaya ng taong nabibilang taga sanlibutan. Nais po ba ninyo ng ganun? Paano po ninyo nagagawa ang ganun? Tayo po ba'y Kristiyano na nagtutungol tayo sa church? Sino po ang may sabi ng ganoon? Ganito po ang sinasabi ng Diablo. Minsan sabi niya, inom ka lang ng alak kahit kaunti lang kahit nagpupunta ka sa church. Sinasabi ba ng Biblia na bawal kang manigarilyo kung nagpupunta ka sa church? Hindi! Manigarilyo ka hanggat gusto mo. Mabuhay ka kagaya ng ibang tao. Huwag mo nang alalahanin ang mga gantimpala sa langit. Kahit papaano, makakapasok ka naman doon. Kahit na naligtas na po tayo, mayroon pa rin po tayong mga pag-uugali ng dati nating pagkatao. Kaya po madali lamang tayong naaapektuhan ng sanlibutan. At alam ko po na mahirap mabuhay ng matuwid. Bagamat lagi kayong nagnanais mabuhay ng matuwid, nabibigo kayo. Ginagawa niyo ang lahat upang magkasala, ngunit madali kayong nagkakasala. Pinipilit nating iwasan ang kasalanan pero madaling magkasala. Mga kapatid, kung hindi po tayo protektado ng salita ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pagiging malapit sa Diyos, kung hindi po tayo magbabantay o magpapakatino, maapektuhan tayo ng sanlibutan. Ngayon, tignan natin sa 1 Tesalonica, chapter 4. 1 Tesalonica, chapter 4. Verse 7. Unang Tesalonica chapter 4 verse 7. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Tinawag po tayo ng Diyos mula sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tinawag tayo, ibig sabihin po ay iniligtas tayo. At tinawag tayo hindi para sa karumihan. Na ibig sabihin, hindi niya tayo niligtas upang mabuhay lamang kagaya ng ibang tao na patuloy na nagkakasala. Tinawag tayo kundi sa kabanalan. Iniligtas po tayo upang tayo ay makibahagi sa kabanalan ng Diyos
Ang pagiging banal po ay pagiging hiwalay sa kasalanan. Tayo po ang mga taong banal. Ang ibig sabihin po ng banal ay banal na kapulungan. Ang kaligtasan mula sa Diyos ay hindi upang magpatuloy tayo sa kasalanan. Hindi po para doon. Kailangan nating malaman na maaari tayong maapektuhan ng sanlibutan. Kapag tayo po ay nananalangin, ginagawa nating banal ng Diyos at nagtutunog tayo na tila nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit kapag tayo na po ay nasa labas, hindi nyo ginagawa ang mga ipinag-pray ninyo. Ang panalangin ay hindi lang po nagtatapos sa salitang amin, kailangan nating kumilos habang tayo po ay nananalangin. Matthew 6:9, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sa pamamagitan ng iyong bibig ay sinasabi nyo, sambahin nawa ang pangalan mo, ngunit nabubuhay kayo, alinsunod sa nais nyo. Kung gayon, ang Diyos ba ay masasamba ninyo? Kailangan nating sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Sa tuwing nagkakamali tayo, sinasabi ng Diyos, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hintil dahil sa inyo. Ipagpalagay po natin na may isang batang nakagawa ng kasalanan, kaya siya po ay nabilanggo. Ang batang iyan, sino ang magulang ng batang iyan? Yan ang sasabihin nila. Sandali lang, hindi ba siya ang anak ng sikat na tao? Ngunit ang anak ay nakakatakot. Nilalapastangan ng bata ang pangalan ng kanyang ama. Tama po ba? Hindi po ba? At nakakagulat na tayo ay mga anak ng Diyos? At kung iisipin, napakaluwalhati po na tayo po ay mga Kristiyano. Na tayo po ay mga babaeng ikakasal kay Kristo. Kaya tayo po ay dapat na maging malinis. Ang aklat po ng Tesalonika ay ipinadala sa iglesia ng Thessalonians. Tesalonika. At noon po ang Tesalonika ay isang mahalay na lungsod sa panahong iyon. Kaya dito sa 1 Thessalonians chapter 4, mula verse 3 po, 1 Thessalonians chapter 4, simula verse 3 hanggang 5, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal, na kayo umiwas sa pakikiapid ng bawat isa sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan at sa pagpapakabanal at karangalan, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Ngayon, bakit ang mga salita sabi dito na kayo umiwas sa pakikiapid at hindi sa pita ng kahalayan? Binanggit po sa kanila. Ang Tesalonika kasi po ay isang marangyang lungsod. Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng marangya? Sa mundong ito, ang kultura ay umuunlad. Ang sining, maunlad na rin, agham. Pagkatapos, kasalanan din po ay mabilis na umuunlad. Alam niyo po ba? At kung gayon, ano po ang pinakamatinding kasalanan? Kasalanan po ng kahalayan. Sinasabi sa atin na iwan natin ang pakikiapid, pita ng kahalayan. Higit na kinapuputan ng Diyos ang kasalanang sexual, kailangan na malayo po ang mga Kristiyano mula sa mga ito. Hindi nyo dapat ginagawa ang mga nakatagong kasalanan. Alam po ito ng Diyos lahat ng bagay. Habang ginagawa mo ito, masasabi mo bang malinis ka? Kaya sabi, umiwas kayo sa pakikiapid, bawat kasalanang maring gawin ng tao na ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Yan ang sabi ni Pedro. Tignan din natin 1 Peter. Tignan natin ang sinabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1, verse 14. Unang Pedro chapter 1, verse 14 hanggang 16. Mula bersikulo 14 hanggang 16, babasahin ko po, tulad sa mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal lang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Sabi dito, tulad ng mga masunuring mga anak. Ibig sabihin, dapat maging gaya tayo ng mga anak na masunurin sa salita ng Diyos. Ibig sabihin din ay dapat tayong mabuhay ng maayos bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, tulad ng mga masunuring mga anak, sa inyong kamangmangan noong una, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa. Ibig sabihin ay huwag na kayong mabuhay ayon sa inyong pagnanasa.
Kapag hindi natin kilala ang Diyos, mabubuhay lang tayo ayon sa pagnanasa ng laman natin. Tama? Tama po ba? Ang ginawa mo ay masama, ngunit huwag mo itong gawin. Ngayon, iba na. Kaya sabi, yamang banal ang sa inyo ay tumawag. Tumawag sa inyo, ibig sabihin nagligtas sa inyo. Sa halip, yamang banal ang sa inyo ay tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Yan ang po ang sabi, sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang Diyos ang ating Ama at ang anak ay dapat na maging kagaya ng kanyang Ama. Dapat maging tulad siya ng kanyang tatay. Dapat masigit at higit siyang nagiging kagaya ng kanyang Ama. Sa verse 16, sapagkat nasusulat, kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Ang Diyos Ama ay banal, kaya dapat maging banal din tayo. Ang mga naligtas ay dapat na maging banal. Ang kabanalan ay ang pagiging hiwalay sa karumihan o pagiging iba. Dapat ay lubos po tayong nakahiwalay. Sa tingin mo po ba ginagawa mo ang pagkahiwalay na ito? Kapag tayo ay pinabanal sa mundong ito, sa sanlibutan ito, tayo tutulungan ng Diyos at kasama natin ng Diyos. Kapag sinabi mong, tulungan mo ako, ngunit kung nabubuhay ka sa kasalanan, kung ganun, sasabihin ng Panginoon sa'yo, gawin mo ang gusto mo. Sa tingin mo ay pagpapalain ng Diyos sa mga nabubuhay sa kasalanan? Noon po sinabi ni Pablo kay Timoteo, si Timothy noon ay isang kabataan. Tinawag niya itong kamanggagawa. Sinabi niya kay Timoteo, siya'y isang kamanggagawa at ang payo niya, layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Nakita kasi ni Pablo si Timoteo, siya ay natuto sa salita ng Diyos sa panahon ng kanyang lola at nagkaroon siya ng kaligtasan at humiwalay mula sa sanlibutan. Kaya dahil sa paggawa niya nito, siya ay naging dakilang evangelist. Ngunit nag-alala si Pablo para kay Timoteo dahil siya ay bata pa, nasa kabataan pa at natatakot siya na baka makagawa ng pagkakamali yung batang ito. Mari siyang matukso ng opposite sex kaya sinabihan niya si Timoteo at sa mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae na may buong kalinisan. Mayroon pong preacher na inamin sa isang magandang sister na may asawa na at sabi niya, mukha kang babae, sister. Siyempre, ang babae, mukhang babae, kaya ano ba ang itsura ng isang babae? Kalukuhan po kapag ganito. Ano ngayon ang gusto niyang gawin niya? Kahit magsabi ka lang ng isang maling salita, wala na po, mahirap na. Alam na ng Diablo ang tungkol sa bagay na ito, yung tukso po sa opposite sex. Dito pinakamahina ang mga kabataan sa opposite sex. At kung hindi po kayo, hindi mo ititigil ang gaya ng kutsilyo, hindi mo malalaman kung kailan babagsak ang kutsilyong ito sa'yo. Kaya maging alerto kayo. Sabi, layuan ninyo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Bakit sinabi niyang layuan? Hindi natin alam ang ibang kasalanan, ngunit kailangan nating iwasan ang kasalanan ito. Kinakailangan sa isang binatang brother at dalagang sister na pumunta sa church upang mag-join sa fellowship. At sa loob nito ay iyong tignan ang iyong pakakasalan. Gayunpaman, kung ang dalawang tao ay pasikretong nagkikita sa gabi o kaya pumupunta sa malalayong lugar, itong pinapasok nila ay isang malaking tukso ng Diablo. Hindi po dapat ganito. Dapat mong iwasan ang kalagayan na ito. Iwasan po ninyo. Mahuhulog ka dito nang hindi mo namamalayan. Bakit ba nila sinasabi na iwasan mo ang masamang pagnanasa ng kabataan? Dapat iwasan mo ang ganung mga lugar. Kung hindi, mahuhulog ka doon nang hindi mo namamalayan at makikita mo bumagsak ka na pala. Sa panahon po ngayon, dahil sa problemang ito ng opposite sex, maraming tao ang bumabagsak. Hindi lang sa church, maging sa mga tao sa gobyerno. Wala pong patawad ang bagay na ito. Wala pong awa. Hindi nila pinapatawad ang iba kahit na sila rin mismo ginagawa ito. Bakit? Alam nilang masama talaga ito. Kaya naman, hindi nila matanggap na ang taong gumawa nito ay magiging isang leader. Anyway, ngayon, ang nais ng Diyos sa atin ay kayo'y maging banal. Huwag maging gaya nila.
maging banal sapagkat ako'y banal. Hinihingi niya sa atin na tayo po'y maging banal, kaya dapat natin itong ipakita sa ating buhay na ang Diyos ay ang ating Ama. Nais po ng Diyos sa atin na tayo po ay maging gamanal gaya niya. Sabi nga po, maging banal naman kayo sa lahat ng pamamaraan ng pamumuhay. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sabi po, yan ang hinihiling ng Diyos sa atin. Tignan din po natin sa 1 Pedro chapter 2 verse 4 hanggang verse 5. Gusto ng Diyos na maging banal tayo gaya naman niya na banal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. 1 Peter chapter 2 verse 4, 4 and 5. Tingnan po natin. 1 Pedro chapter 2 verse 4 and 5. Lumapit kayo sa kanya na isang batong buhay, bagaman itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. At tulad ng mga taong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari, upang mag-ali ng mga espiritual na handog na kasiyasaya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sabi po dito, sa kanya na isang batong buhay, bagaman itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Itinakwil ng mga tao, itinakwil ng mga relihiyosong Hudyo, ng mga Israelita, ngunit pinili ng Diyos si Jesus na namatay sa krus. Ito ang batong buhay at siya ang naging batong panulo. Kasi isang spiritual na church, spiritual na bahay, kaya sabi niya, lumapit kayo sa kanya, kayo ng mga batong buhay. Tayo rin ay dapat na itakwil at iwan ang sanlibutan. Ngunit tayo ang mga taong pinili ng Diyos, natatakot ba kayo na itakwil kayo ng mga tao? Dapat bang may gawin kayo para kilalanin kayo ng mga tao? Ang mga Kristiyano ay dapat na mabuhay ng panatag. Kahit na kalaunan ay mamamatay tayo, huwag nating kalilimutan na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya at ikaw, ganang batong buhay, sabi, ikaw ay maitayo bilang espiritual na bahay. Itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos. Tayo po ito. Gaya po ni Jesus, tayo ay mga batong buhay. Hindi patay na bato. Upang kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay. Konektado ang mga buhay na bato sa mga buhay na bato at sila ay nagiging espiritual na bahay. Isang espiritual na bahay ang iglesia ng Diyos. Ang mga naligtas ay mga naging espiritual na templo ng Diyos, ang bahay ng Diyos. Kaya nga, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasaya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kasiyasaya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo, banal na pagkapari, at mag-aalay po tayo ng espiritual na handog. Ang pari ay banal. Sa panahon po ng Lumang Tipan, tanging mga espesyal na tao lang sa Israel ang nagiging pari. Ngunit sa panahon ni Jesus, ang lahat ng mga pari sa Israel ay mga peke na. Si Caiphas na isang punong pari ay isa sa mga nagpapatay kay Jesus. Sabi dito, tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasaya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo, ibig sabihin, dapat tayong maging banal upang maging banal na pari. Pwede ba tayong maging banal na pari habang tayo po ay paulit-ulit na nabubuhay sa pagkakasala? Ganang sabi sa 1 Peter 2:9, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang banal, bansang banal, sambay ng pag-aari ng Diyos. Ang lahat ng mga Kristiyano, tandaan natin, ay mga espiritual na pari. Ngunit sinasabi ng ibang mga members, pastor, ang pastor ay pari. Anong klaseng pari naman ako? Hindi po ganito. Ang lahat ng mga ligtas na Kristiyano ay pari na naghahandog ng espiritual na alay na kinaluluguran ng Diyos. Alam niyo po ba ito? Gayunpaman, kailangan pa po natin basahin ng isa pang talata sa Romans chapter 12. Tingnan po natin. Romans 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1. Babasahin ko po. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasaya sa Diyos, na sa inyong makatwirang paglilingkod.
Sabi po dito, mga kapatid, ito ay salitang nagpapatungkol sa mga Kristiyano. Sinasamo sa inyo sa mga kahabagan at kailangan na raw nating humiwalay sa sanlibutan ito sa verse 2. Sabi niya dito sa verse 1, mga kapatid, ito po ang salita na nagpapatungkol sa mga Kristiyano. Sinasamo ko sa inyo sa mga kahabagan, ibig sabihin kung tayo ay tumanggap ng habag ng Diyos, makinig po kayo sa akin. Ako ay naligtas. Ibig sabihin po, natanggap ko ang kanyang habag. Ang habag ay pag-ibig na may pagkaawa. Kaya ibig sabihin na dahil tayo po ay naligtas sa kanyang habag at awa, pakiusap, makinig kayo na inyong ialay ang inyong katawan bilang isang handog na buhay. Sa pamamagitan ng katawang ihandog, ito, ihandog ang isang handog na buhay na kasiyasiya sa Diyos. Kaya may kanta, sabi po, I offer my body because I only have my body. May mga ibang nabubuhay ayon sa kanilang nais sa buong linggo. Pagdating sa linggo, sasabihin niya, oh, ngayon ay araw ng Panginoon. Ako ay pupunta sa church. Siya ay maliligo at magsusuot ng magandang damit. Pagkatapos, hahawakan niya ngayon ang kanyang Biblia. Nagpapaganda. Kukunin ang Biblia. Hahawakan ito at sasabihin niya, Panginoon, tanggapin mo po ang aking handog na buhay. Nakakatuwa po, ano? Dati po, meron po ako napuntahang church. Sabi po ng preacher, mag-umpisa na tayo sa service. Silang sumasabang sa kanya ay dapat na sumamba sa espiritu at katotohanan. Kaya mukhang banal na banal po. Ginagawa nilang mababa ang kanilang mga boses at may banal na panginginig. Kapag ganito, nakakatawa po. Ganito ba ang itsura ng handog na buhay? Hindi po. Ito ay isang patay na handog. Niloloko po ba ninyo ang Diyos? Ang mga handog na inialay sa lumang tipan ay walang batik o kapintasan. Gayun pa man kung titignan sa Malakias chapter 1, sila po, mga Israelita ay nag-alay ng mga bulag, pilay, mga may sakit sa Diyos. Kaya ang ating puso at pag-iisip ay may sakit, pilay at bulag, subalit binibigay natin itong alay sa Diyos. Sabi ni Malakias, subukan mong ihandog iyan sa iyong gobernador, masisiyan kaya siya? Tinatanggap ng Diyos ang banal na handog na walang kapintasan. Kaya inyong ialay ang inyong katawan bilang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos. Hindi lamang ang katawang ito, subalit ganun din po ang ating puso, espiritu at lahat-lahat na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay. Sinasabi ng iba, simulan natin ang service, pagkatapos tapusin na natin ang service. Wala pong ganitong uri ng service. Ang katawan ng isang Kristiyano ay hindi pa niya pagmamay-ari o hindi na niya pagmamay-ari. Ito ay sa Panginoon na po. Lahat ng inyong sinasabi, ginagawa, gamit ang katawan ay dapat mong maging handog na buhay. Nakakalugod sa Diyos. Tayo man ay nasa trabaho, bahay, social life o sa church, lahat ng ating sasabihin, gagawin, ipaglilingkod ay dapat ipaglingkod na nakalulugod sa Diyos. Ito po yung spiritual na pagsamba. Alam niyo po ba ito? Ang pagsamba hindi dapat natatapos. Huwag niyo po itong gawin para sa mga tao sa inyong opisina, subalit para po sa Diyos lahat. Hindi dapat natin maiwala ang karangalan bilang Kristiyano sa harapan ng lahat. Sa buong buhay po natin, dapat po nating ipakita na tayo ay mga anak ng Diyos at gawin ang lahat ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos upang ang ating buhay ay maging handog na buhay at espiritual na pagsambang nakakalugod sa Diyos. Para dito, sabi, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito. Ano pong sanlibutang ito? Na huwag tayong maging masama, mga lunya, o masuwaying mga tao. Hindi po tayo dapat maging gaya nito. Ang iba ay madaling nakikitaan ng marangya at masamang mga bagay sa mundong ito. Gaya po nito ang mga tao ay nagiging gaya ng sanlibutang ito. Kung hindi, ang iniisip nila ay sila parang ng mga inutil. Kaya sabi, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hindi po dapat nating sundan ang makasanlibutang bagay. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip.
Kaya dapat po tayong magbago. Habang tayo po ay nananalangin, natututo ng salita, nasa fellowship, dapat po tayong manatiling nagbabago. Ang ibig ko pong sabihin ay dapat po nating tularan ng Panginoon. Huwag nating tularan ng masamang bagay sa libutan. Dapat po tayong mag-ayos. Ang pagdalos sa church nang walang pagnanais para sa Christian life ay hindi Christian life. Gaano po kayo katagal na mamumuhay sa ganyang buhay? Hanggang kailan po? Ang araw po ng pag-arap natin sa Diyos ay napakamalapit na. Kaya sabi, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos sa kalooban ng Diyos. Alamin daw kung ano ang mabuti sa Diyos, katanggap-tanggap at sakdal at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po ang handog na buhay at espiritual na pagsamba. Alam niyo po ba ito? Tama po ba? Tayo po ay mga pari para dito. Maging banal na pagkapari upang mag-alay ng mga ganitong espiritual na handog. Dapat po tayong maging mga pari na nakalulugod sa Diyos sa ating buong buhay, salita at maging sa gawa. Dahil nakikita ng Diyos maging ang ating mga puso. Nadidinig po niya tayo at nakikita ang ating ginagawa. Ano ang aking gagawin upang malugod ang Diyos? Dapat tayo palaging mamuhay ng ganito. Ganyan po ang espiritual na pagsamba, nakakalugod sa Diyos. Kaya, ang buhay na hiwalay sa sanlibutan ng Christian life ay hindi po madali. At patuloy po natin itong matututunan mula ngayon, subalit dapat po tayong mamuhay ng malinaw, hiwalay sa sanlibutan. Kahit na tayo ay nabubuhay sa sanlibutan, tandaan hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo po ay nagsasanay sa mundong ito para sa buhay natin sa langit ngayon. Alam niyo po ba ito? Kaya dapat po nating masipag na basahin ang Biblia, masipag na manalangin, at patuloy na subukang sundin ang salita ng Diyos. Kaya magpatuloy sa Biblia, panalangin, at pagsunod sa salita. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Ama naming Diyos na mahabagin, salamat po sa pagtawag sa amin at pagliligtas sa amin. At ginawa po ninyo kaming banal sa lahat ng mga tao sa mundong ito sa mga huling araw. Nawa ay pamunuan ng Panginoon ang aming puso at buhay at gawin po ninyo kaming bago at banal araw-araw sa pamamagitan ng inyo pong mga salita upang kami po ay makapamuhay ng walang anumang dapat na ikahiya bilang mga anak ng Diyos. Tulungan po ninyo ang aming puso, pag-iisip at ang aming buhay na maging higit at higit pang banal upang makatulad kami sa iyo, Panginoong Diyos, gaya ng kabanalan ng aming Amang nasa langit. At sa nalalapit na maluwalhating pagpapakita ng Panginoon, gabayan po ninyo kami upang makatayo sa harapan niya ng walang anumang kahihiyan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.